Magandang araw mga bata, magandang araw din po sa mga magulang na nakasubaybay sa ating online class. Bago po tayo magsimula sa ating online class, ay may mga ilang paalala lamang si Teacher April. Una ay hinihikayat ang lahat na magbukas ng camera sa buong oras ng klase. Ngunit kung sa hindi inaasang sitwasyon tulad ng paghina ng koneksyon, ay maaari nating i-off ang ating mga camera. Pangalawa naman po, ay maaari natin buksan ang ating mga mikropono kung may nais tayong ibahagi sa klase at kung wala naman po ay panatilihing naka-off ang ating mikropono upang maiwasan ang kung ano-anong ingay. Pangatlo, ay gamitin natin ang raise hand button sa tuwing nais natin makilahok sa talakayan o kung nais natin magpaalam para magbanyo. Naiintindihan po ba? Aye, teacher. Kung gayon, halina't iyuko ang ating mga ulo at manalangin. Tayo na't tumayo at kamustahin ang ating mga kaklase. Kamusta, 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 kamusta kayong lahat? Ako'y tuwa-tuwa, masaya na nagagala. Napakahusay mga bata, maaari na tayong magsiupo. Yan. Lahat na ba ay nakaupo? Opo, teacher. Yan, lahat ay nakaupo na. Muli, magandang araw mga bata. Ikinagagala ko kayo makita ngayong araw. I-check ni teacher kung ang lahat ay nandito sa klase natin, ha? Okay po ba yon? Yes. Opo. Okay. So, if I call your name, clap your hands. Teddy. Lira. Edmarnelli. Ayan. Walang liban sa klase natin ngayong araw. Bigyan natin ng limang palakpak ang ating mga sarili. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ang gagaling. Para malaman ni Teacher April kung handa na ba ang lahat, tignan nga natin kung ang mata ay handa ng tumingin. Ayan.
mukhang handa ng ating mga mata. Patingin naman ang inyong mga tengang handa ng makinig. Ayan, mukhang handa na ang lahat para sa araw na ito. Handa na ba talaga kayo, mga bata? Opo, ayan, teacher. Opo, teacher. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating klase, ay maaring i-off muna natin ang ating mga mikropono. Ipakita nga ang thumbs up kung naka-off mic na. Yan, mabuti. Simulan na natin ang ating klase. Pagmasdan mabuti ang nasa inyong mga screen. Ano-ano ang napapansin nyo? Lira? Teacher, may mga pagkain po. May mga pagkain. Ano-ano ang mga pagkain ito? Teddy? Ano po? Mga gulay at prutas, teacher. Tsaka tsokolate at cookies at french fries po. May mga gulay, prutas at matatamis na pagkain. Sino sa inyo ang mahilig kumain ng gulay? Pindutin nga ang raise hand button. Okay. Halos lahat ay kumakain ng gulay. Teddy, ano ang iyong paboritong gulay? Kangkong po. Okay. Tama. Nakikita mo ba sa screen ang kangkong? Wala po. Pero gusto ko po rin ng carrots, teacher. Okay, nakikita mo ba sa screen ang carrot? Opo. Okay. Asan dyan ang carrots? Ito ba? Ito ba ang carrot? Hindi po. Eggplant po yan. Okay. Ito ba ang carrot? Hindi po, teacher. Apple po yan. Ito ba ang carrot? Opo. Hey. Eh, sino naman ang mahilig sa prutas? Pakipindot nga ang raise hand button. Hey, lahat ay mahilig kumain ng prutas. Marnelli, ano ang iyong paboritong prutas? Watermelon po. Nakikita mo ba sa screen ang watermelon? Meron po siya. Nandyan po sa screen. Ito ba ang watermelon? Hindi po. Ito ba ang watermelon? Hindi rin po. Ito ba ang watermelon? Yan po ang watermelon. Okay. May mga napapansin ba kayong kakaiba sa ating screen na hindi kasama sa gulay at prutas? Meron po, teacher. Gusto niyo ba malaman kung anong klaseng pagkain ang mga ito? Yes, opo. Kung ganon, ituturo sa inyo ni Teacher Maves ang awiting Healthy Foods versus Junk Foods. Lahat ba ay familiar sa awiting Baby Shark? Yes, opo, teacher. Ang awiting ituturo sa ko sa inyo ay katulad lang din ng Baby Shark. Ipapakita muna ni Teacher Mabes kung paano ito sasayawin at kakantahin. Malinaw po ba yon? Yes, teacher. Yes, po, teacher. Okay, ipiplay na ni teacher ang Masustansya, tuturuturo, ikaw ay tuturuturo, lulusog, tuturuturo, tatalino. Tulad ng tuturuturo, mansanas, tuturuturo, patatas, tuturuturo, mga carrots. Mga jangkos, tuturuturo, ito ay tuturuturo, masama, tuturuturo, at iwasan. Okay, uulitin muli ni Teacher Mabes at pagkatapos ay sasayabayan niyo na ako. Naiintindihan ba ng lahat? Opo, teacher. Opo, teacher.
Okay. Masustansya, tuturuturo, ikaw ay tuturuturo, lulusog, tuturuturo, tatalino. Tulad ng tuturuturo, mansana, tuturuturo, patatas, tuturuturo, mga karos. Mga jangkos, tuturuturo, ito ay tuturuturo, masama, tuturuturo, at iwasan. Tulad ng tuturuturo, chichirya, tuturuturo, chocolate, tuturuturo, at sorbete. Okay, ngayon mga bata, i-on natin ang ating mikropono at tumayo, sabayan nyo na si Teacher Maeve sa pag-awit at pagsayaw. Okay ba yon? Opo, teacher. Okay, opo, teacher. Okay. Masustansya, Napakahusay mga bata, bigyan natin ang lahat ng limang palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, maari na tayo umupo at muling i-off ang ating mga mikropono. Mula sa ating kinanta, bakit kailangan nating kumain ng masustansyang pagkain? Teddy? Para maging malusog, teacher. Okay, tama. Bakit naman kailangan natin iwasan ang mga di masustansyang pagkain? Lira? Dahil masama po ito para sa kalusugan natin. Okay, tama mga bata. Ang uhusay nyo talaga, bigyan ng sarili ng tatlong palakpak. Ngayon mga bata, mayroon akong mga ipapakitang larawan sa inyo. Ang iba dito ay nabanggit na natin sa awitin kanina. Ngunit bago iyan, ano-ano muna ang mga natatandaan ninyong pagkain na nabanggit natin sa awitin kanina? Marnelli? Meron pong apple, mansanas po. Tama. Ano pa? Teddy? Carrots po, teacher. Very good. May gusto pa bang sumagot? Lira? May mga chichirya po at chocolate po, teacher. Tama. Ngayon, pagmasdan naman ninyo ang mga larawan na ito. May mga masusustansyang pagkain tulad ng gulay at prutas. So ngayon, kikilalanin natin itong mga prutas na ito. Ang gagawin natin ay repeat after Teacher Kring. Okay, sa una ay patatas. Pakiulit nga. Patatas. Patatas. Very good. Next ay kalabasa. 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 Okay. Carrots. 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 Sayote. 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 Very good. Sa prutas naman, meron tayong papaya. 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 Ubas. 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 Mangga. 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 At orange. 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 Okay, mahusay. Tandaan natin na ang pangunahing mapagkukunan ng sustansya ay mga gulay at prutas. At hindi lamang iyan. May mga larawan din si Teacher Kring ng mga hindi masustansyang pagkain. Gaya nito. Okay, kikilalanin muna ulit natin sila. Ulitin muli ang mga aking sasabihin. Una ay chichirya. Pakiulit. Chichirya. Chichirya. Very good. Chocolate. 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 Soft drinks.
Soft drinks. Fries. Fries. Favorite ko yun eh. Mm-hmm. Favorite din ni teacher yan. Pero mamaya pag-uusapan natin kung yung mga paglilimita sa pagkain ng mga junk food. Okay? Ang panghuli naman ay hot dog. Hot dog. So, gaya ng aking sinabi, ito ang mga pagkaing maaari naman nating kainin, ngunit hindi nito nabibigyang sustansya ang ating katawan. Hindi nito kayang protektahan ang ating katawan laban sa sakit, gaya ng mga gulay at prutas. Okay, so gaya na sinabi nyo kanina, sino may favorite ng fries? Si Marnelli. Okay, so ang mga pagkain ito, katulad ng fries, ng chocolate, ay maaari nating kainin, ngunit dapat ay limitado lamang o paminsan-minsan lamang. Dahil ang sobrang pagkain nito ay may masamang epekto sa ating katawan. Pwede tayo magkasakit kung araw-arawin natin ito. Naintindihan po ba? Apo, teacher. Apo, teacher. Apo. Alam niyo na ba ang pagkakaiba ng masustansya at di masustansyang pagkain klase? Yes po, teacher. Yes po, yes, teacher. Mabuti. Muli nga nating awitin ang healthy foods versus junk foods. Panatiling naka-on ang inyong mga mikropono at tumayo. Sabayan niya si Teacher April. Ayos po ba yon? Yes po, okay, teacher. Po, teacher. Yes po, teacher. 1, 2, 3. Go. Masustansya Yan, ang gagaling talaga. Maaari na tayong magsiupo at panatiling naka-on ang ating mikropono para sa gawain na ito. Ngayon, klase, at tutulungan niyo si teacher na ihiwalay ang healthy foods sa junk foods. Meron tayong dalawang treasure chest. Nakikita po ba ang dalawang treasure chest? Yes po. Yes po, teacher. Okay. Ang kulay berdeng treasure chest ay para sa mga masusustansyang pagkain. Habang ang pulang treasure chest naman ay para sa mga hindi masustansyang pagkain. Ilalagay natin ang pagkain kung saang chest dapat sila. Naiintindihan po ba? Yes po. Opo, teacher. Yes po, teacher. Simulan natin sa fried chicken. Ayan. Anong kulay ng chest ang nararapat para sa fried chicken? Ako po, teacher. Alam ko yung sagot. Okay, Marnelli. Anong kulay? Sa red po. Sa red. Bakit dapat siya mapunta sa kulay pulang treasure chest? Kasi po, hindi po siya gulay tsaka prutas. So, ibig sabihin, hindi po siya malus pang nakatulong sa katawan po. Tama! Sa pulang chest, nararapat ang fried chicken. Sunod na pagkain naman, sorbetes. Saang chest nararapat ang sorbetes? Teddy? Sa red na treasure chest po, teacher, kasi hindi po siya masustansya. Tama! Sa pulang treasure chest, dapat ang sorbetes. O, pangatlong pagkain naman. Marnelli? Sa green po. Sa green. Paano mo nasabi na dapat ito ay sa berdeng treasure chest? Kasi po gulay siya at masustansya po. Anong klaseng gulay to, Marnelli? Sayote? Sayote po ba? Tama, sayote. Ang sayote ay dapat nasa berdeng treasure chest. Pang-apat,
candies. Saan nararapat ang mga candies? Ako po, teacher. Yes, Teddy? Sa red na treasure chest po, kasi hindi po siya gulay o prutas. Tapos hindi po siya masustansya. Tama. O sunod na pagkain naman, ang kalabasa. Saan dapat ang kalabasa? Marnelli? Sa tingin ko po sa green po yung kalabasa kasi gulay po siya at sabi ng mama ko maganda daw siya sa ice. Tama, napakagaling naman. Ang sunod na pagkain ay papaya. Sa green na treasure chest po, teacher. Yes, tama ka, Teddy. Paano naman ang donut? Saan dapat ang donut? Sa red po. Bakit sa red? Bakit sa kulay po lang treasure chest? Kasi po ano eh, hindi po siya maganda sa katawan kasi super tamis niya po. Very good, very good. O, ang susunod naman na pagkain ay chocolate cake. Saan dapat yan? Sa berdeng treasure chest o sa pulang treasure chest? Sa pulang treasure chest, teacher. Kasi masyadong matamis po siya. Tama, tama. Sa pulang treasure chest. Ang mango, mangga. Saan dapat siya? Sa ano po, teacher? Green chest po. O bakit sa ano, berdeng treasure chest? Kasi po healthy po yun. Prutas po kasi yung mango. Very good. O, sunod na pagkain ay pizza. Sa ano po? Sa kulay pula po. Tama. Sa pulang chest. Ito naman ay tsokolate. Saan nararapat ang tsokolate? Kulay? Kulay red po. Tama. Sa pulang treasure chest. Bakit sa pulang treasure chest? Kasi po di po healthy ang chocolate, teacher. Oh, tama yon. Susunod na pagkain ay a watermelon. Sa green treasure chest po, teacher, kasi prutas po siya. Very good. Ang soft drinks. Sa color red po. Tama, sa pulang treasure chest. Ang banana, saging. Teacher, sa green chest po. Tama, kasi ito ay isang prutas po. Yon, very good. At ito naman, mga chichirya. Sa pulan na treasure chest po. Tama, kasi ito ay isang junk food po. Very good. Ang mansanas, saan ang mansanas? Sa kulay green po na treasure chest. Okay, very good. Ang orange? Sa green chest po, teacher. Tama ulit. Itong patatas, saan naman? Sa kulay berde o sa kulay pula? Berde po. Very good, kasi ito ay isang gulay po, teacher. Very good. Oh, ito, cookies. Saan dapat ang cookies? Sa kulay pula po. Very good. Ang carrot. Saan ang carrot? Sa green chest po. Sa green chest. Sa kulay berdeng treasure chest. Very good, klase. Ang gagaling talaga. Tama lahat ng inyong sagot. Nahiwalay natin ang masustansya at hindi masustansyang pagkain. Bigyan ng 3 palakpak at 2 padyak ang mga sarili. 1, 2, 3. 1, 2. Muli, tandaan na kapag tayo ay kumakain ng masustansyang pagkain, magkakaroon tayo ng lakas at magiging masigla tayo sa ating mga gawain.
tandaan din natin na walang mabuting dulot ang pagkain ng hindi masustansya. Hindi ito mabuti para sa ating katawan at maaari pa tayong magkasakit pag inaraw-araw natin ito. Pwede natin itong kainin pero paminsan-minsan lang ha? Yes po. Ayan. Yes po, teacher. Handa na ba kayo sa ating huling gawain? Yes, teacher. Mahusay. Ang tawag sa gawain na ito ay itaas mo. Pakitaas nga ang dalawang emoticon na ipinagawa ni Teacher Mabes last meeting. Tada! Tada! Yan. Ang gaganda naman ng mga ginawa niyong emoticon. Bago tayo magsimula sa ating gawain, ay maari na nating i-off ang ating mikropono. Ipakita nga ang thumbs up kung naka-off na ang inyong mikropono. Ayun, mukhang handa na ang lahat para sa ating gawain. Ipakita nga ang masayang emoticon. Okay. Ayan, malungkot na emoticon naman. Okay, mukhang handa na ang ating mga emoticon. May mga ipapakita si Teacher Mabes na mga larawan ng mga pagkain. Tutukuyin nyo kung masustansya ba ito o hindi. Itaas lamang ang masayang emoticon kung masustansya ang pagkain ipapakita ni Teacher. Malungkot na emoticon naman kung ito ay di masustansya. Naunawaan ba mga bata? Yes, teacher. Okay, kung naunawaan na lahat, ay maaari na tayong magsimula. Para sa una, saging. Ano ang saging? Tama. Happy face. Susunod, tsokolate. Tama, sad face. Sunod, kalabasa. Yes, happy face. Sunod, patatas. Tama, happy face. Chicherya. Ito ay sad face. Susunod, soft drinks. Sa soft drinks, yan, tama ang mga sagot nyo, sad face. Sa susunod, mansanas. Tama, happy face ang mansanas. Susunod, malunggay. Para sa malunggay, tama, happy face. Susunod, candy. Ang candy ay? Tama, sad face dahil matamis masyado. Ang palaya. Tama, smiley face. Very good mga bata. Ang gagaling nyo. Talaga nga ang alam nyo na ang pagkakaiba ng mga masustansyang pagkain at hindi. Nakuha nyo lahat ang tamang sagot. Batiin at bigyan nyo ng 5 palakpak ang bawat isa. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Maraming salamat sa inyong partisipasyon sa araw na ito mga bata. Naway lahat kayo ay nag-enjoy at marami kayong natutunan ngayon. Ngayon naman ay ibibigay na ni Teacher Kring ang inyong takdang aralin. Para sa inyong takdang aralin, matatagpuan ito sa inyong toolkit sa pahina 17. Ito ay activity number 3. Ang inyong gagawin ay kukulayan ninyo ang mga masustansyang pagkain. Hahanapin nyo at kukulayan nyo siya. At ang mga hindi naman masustansyang pagkain ay ikakahon nyo gamit ang kulay itim na Crayola. Again, ang masustansyang pagkain ay kukulayan ninyo at ang mga hindi masustansya ay ikakahon nyo gamit ang itim na Crayola. Naintindihan po ba mga bata? Opo, teacher.
Apo, teacher. Okay, salamat. Ngayon ay inaanyayahan ko na ang lahat ay tumayo at atin ang kantahin ang awit ng pagpapaalam sa klase. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli at sana'y marami kayo natutunan sa araw na ito. Paalam! Paalam po, teacher! Paalam po, teacher! Bye, classmates! Bye, classmates! Bye, classmates!